Bugis. After lunch na naman, kumagawa na naman ako ng mga, nagtukurusa naman ako ng ganito ng mga bulimbilya. Ay, ako nga pala si Lito, at welcome guys sa aking channel, Mayaris Garden. Ang isishare ko sa inyo, ano ang kahalagahan ng tulos na ito na ginagawa ko ting after lunch? Nakita niyo, ang dami mo pinutuluto niya. Lahat ng bulimbilya ko gusto ko may tulos. Kasi ito, mga ano pa lang, mga medium size. Eh, kagaya sa amin, mga nagtitinda ng bulimbilya, ang mahalaga na may bulaklak yung nagtitinda namin para sure namang makukuha nila ay yung gusto nila na may bulaklak. Kaya yan, pinipilit kong tulusan ngayon tagulan, mahalaga yan para mamulaklak at tumagal yung bulaklak. Yan ang sishare ko sa inyo. Alam ninyo ngayon tagulan, nag-iiba ang bulaklak ng mga bugimbilya. Napapansin ninyo, uulan, iinit. Ay yung bulaklak ng bugimbilya, hindi siya lumalabas yung totoong kulay niya. Kasi nga, pagka nabasa, lalo na kung hindi natin natulusan, ganito. Ito, ganito. Hindi natin natulusan ito. Hindi natulusan, ayan. Pag may nabulaklak ito, sakali man, dito lang sa dulo, sa mga dulo lang yan, at halos hindi pa sila mamulaklak man konti lang, agad-agad nalulusaw, nalalaglag. Pero meron ding namumulaklak, pero hindi lang ganun kabilis o hindi lang ganun katagal mamulaklak. Ipapakita ko sa inyo yung nagiging dahilan. Ikukunin ako. Ito yung kagagawa ko pa lang oh. Kanina lang ginawa ko ito. Makita ninyo na ano, dito lang siya may bulaklak sa dulo. Pagkaraan, iba parang iba pa yung kulay niya oh. Maputla, di ba? Ano pangalan ito? Ladybird to. Okay, gagawin ko na dito. Kasi nga ito, bagong tulos pa lang, lagi siya na nakababa. Pagka umulan, nakababa lang siya, tutubigan. Kagaya dito, bago pa lang yung bulaklak niya, mapapansin nyo na nabubulok siya, yun o. Ayan. Kasi nga hindi siya naitaas. Kanina ko lang ginawa ito, bagong-bago pa lang. Samantalang kung ito eh matagal na, yung bago siya namulaklak na tulusan na, ganito siya kapreso, ang bulaklak niya. O, ganyan ang kulay niya. Magiging, iyon puti, yon ibig ko sabihin, ito yellow kasi ito. Ibig ko sabihin, ganito magiging kapreso, magiging matagal pa yung bulaklak niya. Lalabas yung talagang kulay niya. O, kagaya dito, yung ladybird kanina. Hindi ba ang kulay nun parang namumutla? Saka ko konti ang bulaklak. Samantalang ito, o. Siya rin. Pero iba yung bulaklak niya, oh. Mas marami siyang magandang kulay. Labas na labas yung kulay niya. Saka ang dami na niya. Ito, may mga bago pa, oh. Mga ilang araw ko pa lang na natulusan niya. Yun ang kahalagahan ng may mga tulos. Saka yung ano, nakita niya ito, oh. Kagaya dito, ito, eh. Ayan, magka-size lang sila. Kailan ko lang ito natulusan din. Bagong-bago pala. Nakita nyo na lumabas na agad yung bulaklak niya, yun o. Yung mga dulo, yun o. Nagsisip pa bulaklak. Kaya, pinagtsatsagaan ko na matulusan ng ganito. Kasi nga, para makabenta, yung mga namimili, kailangan nila na makita yung bulaklak. Pakita ko pa sa inyo ito. O, dalawa na kukunin ko. Makita nyo itong bidadari.
Tingnan niyo ang gandang bulaklak niya, oh. Tagulan pa 'yan. Oh, punong-puno siya ng bulaklak. Oh. Dahil kung may tulos, pero kung walang tulos 'yan, hindi magkakaganyan 'yan. Eh ito lalo ito eh, ang sanga nito medyo maliliit na malalambot. Tamang-tama yung tulusan mo, may angat mo siya. Para siya mamulaklak ng gusto. Ganyan din tong ano. Yan, ganda oh. Napakalaga itong may tulos, kaya pinagtsatsagaan ko ito. Pwede nyo rin gawin sa inyo. At ito oh. Violet September. Tingnan nyo, labas na labas ang kulay niya. Kahit kayo, mapapansin nyo sa mga bugambilyan nyo, parang pagka hindi natulusan, yung mga medium size na kasi yung malalaki, nakaangat na yon. Saka kung nakahangat sa inyo, sa terrace nyo, sa mga basta yung matataas na portion, pwede yon na walang tulos. Pero kung mababa yung paglalagyan ninyo, kailangan ninyong tulusan na ganito. Eh, yung malalaking bugambilya, siyempre yung puno yung malalaki, mataas na siya. Doon siya mamumulaklak sa taas. Kahit hindi na natin tulusan yung mga yon. Pero yung sabi ko nga, itong mga medium size. Yung mga karamihan kasi ganitong size ng mga binibili. Ayun nga pala na ano, maraming nag-order sa akin. Pwede kayong makabili. Kasi dito sa amin, sa Isabela, dito sa Corton, marami na nga nagla-live dito. Pag nakita nyo sa FB, nagla-live sila. Pwede kayong makabili sa kanila. Magaganda mga bugambilya din nila. Mga dito sa amin. Mga tingin rin sa amin yun. Mga malapat din yung mga yun. May samahan sila. Pwede kayong bumili sa kanila yung mga hindi makabili sa akin. Kasi hindi namin maharap. Kaya sinasabi ko lang na lagi ko sinasabi sa mga mo-order sa akin na hindi namin makapagpadala. Pasensya na po kayo. Makita nyo ito. Ito kasi yung ano, tinan nyo na matulusan ko, ang ganda dami niyang usbong. Ito kasi yung Jinda Yellow na to. Ito na, mulaklak na nga siya. Oh. Maliliit yung mga sanga niya. Talagang malambot siya. Hindi kagaya ng mga ibang halaman na matitigas yung mga sanga niya. Malambot siya. Mapakarami niyang sanga, kaya marami siyang bulaklak. Pero hindi siya masyadong tataas. Mapapayat yung mga malusog naman siya, pero hindi ibig ko sabihin, talagang ganyan siya. Pero napakaganda ng bulaklak niya yan. Kaya nakita nyo ito. Mahaba ito kasi napakarami ko na itatali dito. Mapupuno na masyado, pinagpuputol ko na. Kagaya ng isang pinutol ko, tinan na mulaklak na. Ito, nag-usbong na, tinan nyo. Mag-uusbong na siya ng ganyan. Pag pinutol nyo, mag-uusbong na siya ng ganyan. Jinda Yellow yan. Ganyan ang discarded yan. Sa susunod yung video, yan ang pag-uusapan natin, Jinda Yellow na yan. Ay, dito. Sino ito? Yung chili orange. Dayang bulaklak ko. Kung hindi ko tinali ito, hindi magkakaganito ito kasi babagsak siya lang. Babagsak siya lang siya ng ganyan. Eh, pwede na natin putulin pero hindi pa mamumulaklak sa ngayon. Kagaya namin nagtitinda, dapat mamulaklak na, di ba? Ayan natin na nyo. Ganyan ang kahalaga ng ano, tulos na yan. Dayang bulaklak. Ito nga pala, itong mga pinapakita ko sa inyo magaganda ng bulaklak na ito. Mga ako na ito, mahigit ng 1 linggo na talian ito. Ganyan. O 2 weeks na yung iba. Kaya ganyan sila. Namulaklak na sila dyan yung iba. Ito yung mga bago. Ito yung nasa likod. Ito siya. Oh. Ito. Oh. Jinda Yellow din yata ito. Kagaya nyo, no? May usbong na maliit. Ayan, no? Mamumulaklak siya. Pero kung hindi ko tatalian yan, hindi mo tatalian na itataas yan. Hindi tutuloy yan. Kasi malulupa, tatama sa lupa, o kaya maalikabukan, mababasa, hindi siya tutuloy. Maaari, meron man konti lang. Samantalang kung
itataas natin. Ito nga. O, diba? Ganda. Ayan, gawin nyo yan. Tsaka-tsaka lang eh. Kung hindi naman maraming masyado yung bugambilya ninyo. Madali lang yan. Ang ganda na lang ang video ko. Sana may ma-share na naman ako sa inyo na napakahalaga sa tag-ulan. Nice. Tulos na yan. Sabihin nyo sa akin tulos ako ng tulos. Kasi yun na nga ginagawa ko after lunch. Araw-araw yan, meron ako dito. Halos ting nagbibideo ko sa inyo, may natutulusan ako dito. Kasi marami akong tulusin doon. Ganito. Pero yung iba, pagka yung malalaki na yung puno, kasi marami naman sila dito, yung mga binibilog ko na. Binibilog ko na sila. Nagaya dito, malaki na yung puno niya yun. Ito dati may tulos. Pero tinanggal ko na yung tulos niya kasi matigas naman na. Binilog ko siya. Pagbubulaklakin ko na sa dyan. Adi, maganda rin. Kasi yung mga ganito, hindi pa nila kaya. Bata pa sila. Maliliit pa yung puno nila. Oh. Pero kung malaki na ang puno, gaganyan kung lahat. Mga ganito na mabibili nyo sa akin, mga pabilog na ganito. Yung maliliit na may bulaklak. Hanggang dito na lang ang video ko na to. Sana may ma-share na naman ako sa inyo na subukan ninyo at mabibilib kayo. Kahit tagulan ay mamumulaklak yung mga medium size, yung mga ganito ka size na bugambilya ninyo. Saka tatagal pa yung bulaklak. Kaganda pa. Yung mga baguhan, saka yung mga datihan, maraming salamat sa patuloy na suporta nyo sa mga video ko at yung mga baguhan. Mga yung pala nakapanood yung video ko, pag nagustuhan nyo, please like, share, and subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pang video. Bye-bye!